Hello mga boss. Ang gagawin natin ngayon, tuturuan ko naman kayo kung paano mag-install or mag-connect ng Bluetooth board module dito sa mga component. Bale, ito yung Bluetooth board na module. Ayan. So, i-connect natin yan dito sa component. So, kung hindi ako nagkakamali mga boss, meron na akong video about dito sa mga Bluetooth board module na to. Kaya lang sa amplifier. At this time mga boss, dito sa component. So sa mga hindi pa pala nakapanood kung paano mag-install ng Bluetooth module board sa mga amplifier, so hanapin nyo lang sa mga video ko mga boss para makita nyo. Ngayon mga boss, hindi na natin patatagalin pa to, so install na natin to. Pero bago yan, sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag yung sanang kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. So, unang gagawin natin mga boss, papakita ko muna sa inyo itong Bluetooth board na module para makita nyo. Ayan mga boss, meron siyang remote kung titignan nyo. At meron din siyang mga socket wire. So itong remote, itatabi ko na muna mga boss. Kung titignan nyo, bale ito yung board module na Bluetooth. Meron siyang socket wire, ayan, na red and black. So, nakakonek yan mga boss dito sa red socket. Ayan. Bale, yan yung kanyang supply na 12 volts, positive 12 and negative. Tapos, ito naman kulay white na yan. Kung titignan nyo, tatlo yung kanyang wire. So, yan naman yung kanyang left and right output audio. Tapos, itong kulay red na wire na ito mga boss, para naman yan sa kanyang antena. Kung titignan nyo, nakasulat naman dito sa board kung saan natin itatap yung wire na yan. Kung nakikita nyo mga boss, ayan, dyan natin itatap. Nakasulat naman dyan, ANT. So, meaning antenna. So, maya ko na i-connect yan mga boss yung para sa antenna. Dito muna tayo, dito sa kanyang left and right audio at sa kanyang supply. Sa red and black na wire. So, ulitin ko lang mga boss, itong red and black na wire na yan, yan yung supply nitong Bluetooth board. Para gumana tong Bluetooth board na to mga boss, kailangan natin supply siya ng 6 volts to 12 volts. Para hindi na tayo gagamit ng power supply or adapter para dito sa Bluetooth, kukuha na lang tayo dito sa component. Maghanap tayo dito ng 12 volts. So, para makahanap tayo ng 12 volts dito sa component, mga boss, kailangan natin i-power on tong component. Kung titignan nyo, naka-standby tong component. Power on natin. Ayan, kung titignan nyo, nag-on na tong component. Ngayon, mga boss, dahil naka-on na tong component, maghahanap tayo dito ng 12 volts. Gamit tong ating tester. Ayan. So, sa mga newbie dyan, pagdating dito sa ganitong procedure, medyo ingat lang. Baka ma-short nyo yung board. Kailangan mga boss, doble ingat pagdating dito. Kung titignan nyo, ayan, 20 volts. So, masyadong mataas to. Hindi pwede yan. Nagkita nyo, 43 volts. Lalong hindi pwede yan. Sobrang taas. Masisira yung ating Bluetooth module board kapag dyan tayo kukuha ng supply. Kailangan mga boss, nasa 6 to 12 volts, pwede yun. Pwedeng 6 volts, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, pasok sa 6 to 12 volts, pwede mga boss. So, hanap pa tayo. Sa mga beginner dyan, baka iniisip nyo kung ano yung tinetest point ko dito sa board. So, kapasitor lang yung tinetest point ko. Mga kapasitor lang. Ayan mga boss, kung titignan nyo, 10 volts, 10.88. So, pwede itong mga boss, itong 10 volts na to. So, dito na lang tayo kukuha ng supply para dito sa module board. Ayan na, kung titignan nyo, 10.88.
89. So dyan natin itatap itong red and black. So itatap ko lang muna mga boss para makita natin kung pwede ba yung 10 volts. Pero pwede naman yan mga boss, panigurado. Para lang makita nyo, ayan. So ang pag-connect dyan, positive to positive, negative to negative. Ayan, kung titignan nyo mga boss, tapos ko nang maitap yung red and black na wire dito sa capacitor na 10 volts. Ngayon, ipa-plug ko ulit tong component. Tignan natin mga boss kung magpa-power on ba tong Bluetooth. Ayan mga boss, kung titignan nyo, gumana tong Bluetooth. So, nakita nyo, bali yung ginamit natin na supply ay 10 volts. Ayan, no? Ngayon mga boss, dahil meron na tayong nakitang supply para dito sa Bluetooth na 10 volts. So, bali gagawin ko lang yan mga boss. Dudugtungan ko tong mga wire nitong Bluetooth board para humaba. Kasi kung titignan nyo, may ikli tong mga socket wire. So, hindi abot mga boss. So, dudugtungin ko lang muna itong mga socket wire na to para humaba. Pupos ko muna. So, kung titignan nyo mga boss, ayan, nadugtungan ko na itong mga socket wire nitong Bluetooth board. So, bale, nabaan ko lang. Ayan, kung titignan nyo, wala naman pinagkaiba. Bale, sa madaling salita, hinabaan ko lang itong mga socket wire. So, ganun lang naman. Ngayon mga boss, dahil mahaba na itong mga wire nitong Bluetooth board, ayan, so itatap na natin yan. So ganun din mga boss, kung saan natin itinap kanina, dun sa capacitor na 10 volts, dun tayo magtatap dito sa red and black na wire. Bali, naka-off yung component yan mga boss, ayan. Ayan mga boss, so tapos ko nang maitap tong para sa supply na 12 volts na red and black. Ngayon, sunod na itatap naman natin yung para sa kanyang left and right output. So kung titignan nyo dito sa likod mga boss, meron siyang auxiliary, ayan, left and right. So dyan natin itatap yung wire na yan. Kung titignan natin dito sa side, ayan, bali ito yung ground, tapos ito naman yung kanyang left and right. So, dyan natin itatap. Ground, left, and right, ayan. Yan tatlo na yan. Kung titignan nyo itong wire na to, tatlo, ayan, sa gitna, yan yung kanyang ground, tapos yung magkabilaan, yan naman yung kanyang left and right. So, unahin natin itap itong ground. Ayan mga boss, so nang itatap ko dito yung ground. Yung gitnang wire. Ayan. Ngayon mga boss, nakita nyo, tapos na natin may tap yung ground. Ngayon, sunod naman yung magkabilaan, yung left and right. So kahit magkabalik na dyan mga boss, okay lang. Wag lang yung ground. Kung napansin nyo, inuna ko yung ground para, yun na nga, kahit na magkabaliktaran yung left and right, walang problema. Ayan mga boss, kung titignan nyo, naitap na natin itong mga wire. So, bali ito yung kanyang left and right para sa output, tapos ito naman red and black sa supply. I-connect ko lang mga boss, ayan. Unahin natin itong para sa supply, 10 volts, tapos itong kanyang left and right output, ayan. So, ganun lang kadali kung titignan nyo. Ngayon, sunod na gagawin natin mga boss, after natin may tap yung mga wire dito sa component. So, ipa-power on natin ulit itong component para makita natin kung gagana pa rin ba tong Bluetooth board.
So, power on ko lang. Ayan. Kung nakita nyo, ayan, gumana pa rin. So, meaning mga boss, okay pa rin yung connection natin na ginawa. Ngayon mga boss, lalagyan natin ng speaker tong component. Bali, ito yung speaker wire. So, i-coconnect ko lang yung speaker mga boss para matignan natin kung meron bang audio or sounds na lalabas galing dito sa Bluetooth module board. So, i-coconnect ko lang tong speaker. Kung titignan nyo mga boss, nalagyan na natin ng speaker. Ngayon, iset natin tong component. Dapat nakaset tong component sa auxiliary. Kung titignan nyo, nakaset ng FM itong component. So, dapat nakaset yan sa auxiliary para lumabas yung audio nitong Bluetooth board. So, set ko lang sa aux mga boss. Ayan, napansin nyo, nagset ng aux tong ating component. Ngayon, dalhin natin sa FM mode. Ayan. So, volume pa. Yun mga boss, narinig nyo, meron ng sounds na lumalabas dito sa speaker. So, meaning, okay yung connection na ginawa natin. Ngayon mga boss, ipipix na natin to. So, tatanggalin ko lang itong mga saget wire. So, ipipix na natin yan dito sa cover nitong component. Ayan. So, magbubutas lang ako dito mga boss. Ayan mga boss, kung titignan nyo, tapos ko nang may fix tong Bluetooth board dito sa cover nitong component. So, sa itas ko na lang nilagay tong Bluetooth board para kita. Ayan. So, ang ginamit ko palang pambutas dito mga boss, grinder. Ngayon, itap na natin para matest na natin ulit mga boss. So, itatap ko lang. So, kung titignan nyo, itong kulay green na wire na yan, nilagay ko lang yan mga boss para sa antena. Para in case na gagamitin sa FM tong Bluetooth board, so dito na lang maglalagay ng antena. Ayan. So, dyan na lang sila magkoconnect para sa kanyang antena. Dinugtungan ko lang mga boss, kaya meron siyang kulay green na wire. So, ngayon, isasara ko na ito mga boss. Kung titignan nyo, ayan, tapos ko na may sara tong component. Ngayon, itry na natin. Kung titignan nyo, naka-standby. Power on natin. Ayan. So, nakaset ng aux itong component. So, ganun din dito sa Bluetooth board. Nag-power on na rin. So, kailangan mga boss, nakaset lagi ng aux once na gagamitin natin tong Bluetooth board. Ayan. Kasi kung hindi nakaset sa aux yan, hindi lalabas yung tunog nitong Bluetooth board. So, try natin sa USB. Yan mga boss, narinig nyo. So, okay na to. Bale, hindi ko na pala na-try pa sa cellphone or Bluetooth kasi nga gamit natin to cellphone sa pagbibideo. Pero ganun pa man, sa USB pa lang narinig natin, gumana naman siya at pati na rin sa FM. So, hanggang dito na lang tong ating video. Sana kahit pa paano, nagkaroon kayo ng idea kung paano maglagay ng mga Bluetooth module board dito sa mga component, lalo na sa inyong mga beginner.
So hanggang dito na lang itong ating video mga boss. Sa mga bago pa lang dito sa ating channel, huwag sanang kalimutan mag-subscribe at pag-ipindot na rin yung bell icon para sa susunod na mga video ng upload natin, manotify kayo. Maraming salamat! Thank you.